areas in four countries, Armenia, Bangladesh, the Philippines, and Fiji, have been selected for this project. In order to accomplish this, two mobile applications, GeoMap Tool and GeoBing N, have been developed along with data viewing software GeoBing N Web. The whole process is completed in 5 steps. 1. Local communities digitize roads and buildings on OpenStreetMap, which is a global open source map of the world. 2. The base map is created by a local community by adding building attributes to the map, such as building condition, height, and building material by using GeoMap Tool during the field visits. 3. With the help of DRM specialists, communities geo-record disaster capacities and vulnerabilities by using GeoBing N app. This information is visualized to create community hazard maps using GeoBing N Web. 4. During the disaster, GeoBing N allows the user to record information including disaster situation, building damage, and needs assessment using simple drop-down menus to create a report in an offline environment. These reports can be viewed on GeoBing N Web by the government officials in order to make timely decisions by providing near real-time data from the field. 5. Upon the request of National Disaster Risk Management Officers, emergency observation from satellite data can be acquired. This powerful data allows governments to understand the extent of a disaster. When it is overlaid with community-based maps, damage extents can be estimated. Kaming mga nanonood sa barangay, naging bukas po ang aming kaisipan. Kung paano mag-responde sa mga tao sa aming mga nasasakupan, lamang doon sa makipag-ugnayan po kami sa mga tao, maging sa municipio. Sa application of technology, napakaganda yung post to response, sa preparedness, lalo na doon sa applying ng space-based technology, information communication technology. Simula kami, doon nga sa dalawang pilot barangay, Barangay Disaster Preparedness, Barangay Walay, saan nagsimula kami na i-create yung mga panandala ng barangay. So doon pala, sa pagsisimula pa lamang ng OSM o Open State Map, nalocate na namin doon yung lahat ng areas na yung iris, yung movies, na mga areas na kinakailangan na upang hindi napansin, dahil napag-oros ng barangay. Heavy rainfall amount ay aabot ng 7.5 to 15 mm kada oras, moderate heavy, within the 400 km diameter ng bagyo. Na papunta po sa EC. Kailangan yung tanong yung gumuhong lupa matanggal para makalusot ang sasakyan. Sabi may gagawin na ng rescue. Tanggal na po yung lupa. Makakalusot na po ang sasakyan. Ang bagyong Emong ay tuluyan na lumabas sa Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan ng MDR-RMO ang mga barangay na magmatiyag sa kanya-kanyang lugar kung ligtas nang bumalik. Check muna yung ating mga dadaanan kung talagang ligtas na at yung ating babalikan. Siguraduhin natin ang inyong mga kaligtasan para sa inyong pagkakasalanan.
kaya po itong napakalaga para sa aming barangay dahil kami po ay nasa high risk sa storm surge. Kagaya namin nanunungkulan, mahalaga po yun dahil nababawasan po yung mga naapektuhan ng kalagulan. Kami po apektadong pamilya, nailigas po namin ang mas maaga. Kami po man din kami nag-iigay sa pagkakalagay ng mga 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 yung mga tao na naandun sa mga communities na aakto pagdating dun sa kalamidad, ano ang kanilang mga responsibilities. After that, dun na sa APLA, nagkaroon na nga kami ng mappers. Dun sa mga phone mappers na yun, dun na mismo yung tinuro yung technology. Dun pa paano gagamitin at paano yung makakatulong pagdating dun sa response pagdating sa kalamidad. Nabigyan po ng pagkakataon yung katulad ko na makatulong sa community. Noong una po, tinuruan po kami dito po kung paano po gamitin. At sabi po, madali naman po itong matutunan. In case of emergency po, mas madali pong makakapagpadala po ng message. Pwede mo makita yung senaryo, pwede mo malaman po ano nangyari.